Yon, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng ating mga kaibigan, saka sa lahat ng mga kababayan natin. From Luzon, Visayas, Mindanao, at siyempre po sa lahat po ng mga ka-OFW natin sa lupa-lupang po kayo ng daigdig naroon, ay isang mapagpala at magandang araw kasing ganda po ng bawat isa sa inyo. Ngayon, pagbati na rin sa lahat po ng ano ng mapapadaan sa ating channel, no, mga kapatid, no, mga kapatid natin sa INC, ay magandang araw po sa inyong lahat. So, bago po tayo pumunta doon sa ating pagtalakay, doon sa issue na hindi natin na natalakay kahapon gawa po ng merong hindi inaasahan na kaganapan, ay iniusog po natin ngayon, no? So hopefully ay magdire-diretso itong ating talakayan, walang asungot na darating. Asan ang ganda, ipakita at ipadama? Ipakita muna. Di ba? So shoutout muna po sa ating mga kasamahan, mga kaibigan, mga Dabarkads, oh, mga Kamaritesan. At siyempre mga kalodi, yan, di ba? O, siya si Mami B. O, our first honor of the day. O, Mami B, good morning and shout out. At siyempre na dyan din si RN 2 cents. And 5 viewers in the house, shout out 5 viewers in the house. Kung gusto po ninyong mabanggit yung inyong mga pangalan, wag po kayong masiyahan na kayo ay silent viewers lang po, no? Pwede rin po kayong mag-type, don't be shy, no? Libre lang po 'yan. Yung nga lang, mga ngalay nga lang talaga 'yung inyong mga daliri. Pero ang kapalit naman noon, mga kaibigan, ay 'yung masarap sa tenga na mababanggit at maririnig ninyo 'yung inyong mga pangalan na sinashout out on air. 'Di ba? So, ano pang hinihintay nyo? Comment na. Sana yung mga classmate ko? Baka parating pa lang, Mami. Parating pa lang siguro, Mami B. MLS host. And Mami B, hello. RN2 says hello, 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 hello. And from Mami B, and Mami B, coffee tayo. Oy, alam ko, tao kayo, hindi kayo coffee. Diba, tao kayo, hindi kayo coffee, no? Anyway, mga kaibigan, hahabol na lang siguro yung iba, no? At pwede naman silang mag-replay, di ba? So, umpisa na natin. Ay Chang, konnichiwa Kuya Al, and all here, sabi ni Ay Chang. Yan. Shout out, Ay Chang. Mm-hmm. Yon. Pwede na siguro tayo mag-start na, mga kaibigan. Habol na lang yung iba. Then yung hindi, para doon sa mga hahabol, para doon sa mga magre-replay, ano? Yung hindi nyo po aabutan ay pwede naman ninyong i-replay na lang, no? Or kung hindi po nakakahiya sa inyo, ha? Anyway, depende yan, ano, kung nakikita nyo yung ating pamagat, no? At sa palagay ninyo ay may dating, no? At pwedeng pagtsagaan na panoorin, i-replay po ninyo, ha? At yun naman ay ipagpapasalamat po natin sa inyong lahat. Ano, dahil sa ang mahalaga dito, mga kaibigan, not the views. No, ang mahalaga dito is the message that the host of the channel want to yung ipaabot sa inyo, iparating sa inyo, di ba? Yung ating mga reaction, no, yung ating mga opinion, di ba? Yun ang importante na dapat na maging isa sa isipan ninyo kapag nanonood po kayo ng mga live stream, no? Wag yung ano, wag yung para makita lang yung ganda lalaki ni host. Charot. Charot lang yun. Pagbigyan nyo na ako, mga kaibigan. Ha? Charot lang naman yun, eh. Okay? Mm. So, itong ating, ano, itong ating pag-uusapan ngayon, mga kaibigan, di ba? Ay, ito po yung hindi po natuloy kahapon, no? Hanggang ano lang tayo kahapon, eh. Hanggang hanggang intro, di ba?
Pero nakakatuwa mga kaibigan at nakatuwa na pinanghihinayangan ko rin, no, dahil sa intro nga lang tayo kahapon pero marami po no, marami yung nanood, no? Dahil nakita ko po eh. Kaya lang sabi ko nga pagka hindi ko to dinilit wala namang mapapanood, wala namang mapapakinabangan yung mga papasyal pa dahil intro lang yun eh. No? So ginawa ko po ay dinilit ko na. Hindi ko na pinanghihinayangan yung ano yung I think 73 views no kahapon. So dinilit ko na lang, then I decided na gumawa na panibago para ngayon hopefully no ay hopefully ay magtuloy-tuloy po tayo ngayon ano at walang asungot na darating. 'Di ba? Kasi pag may asungot magastos. Sipin mo ang layo na narating ko kahapon. Ang layo na narating ko kagabi. Meron akong video mga kaibigan ha. Meron akong video na diyan po yung link no para po yan mamaya premiere. Premiere bago po ang ating second live stream po mamayang gabi, no? So, paki-click niyo na lang po no, mga kaibigan. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. And bago yan, shout out muna po Priscilla Sepcion, nandiyan na rin po. Shout out. And who else? Sino pa dumating diyan? Yan, si Priscilla pa lang. And 7 viewers in the house, no? Kasama na yung mga silent viewers na talagang bahala kayo, ha? Ayaw nyo mabanggit yung pangalan ninyo, no? Okay, shout out po sa inyo lahat, okay? So yan ang ating tatalakayin mga kaibigan, Iglesia ni Cristo, Hoarder, then ay INC Minura ng vlogger na matapang. So, sukatin natin yung tapang itong Supremo Epifanio Labrador, no mga kaibigan? Pero bago yan ay... konting ano lang tayo, konting review lang tayo mga kaibigan. Fe Alparo, shout out. So bago natin talakayin yan mga kaibigan, saka hopefully ay makisama po yung ating kayanin ng ating gadget, no? Ay ipiplay po natin yung video nitong si Supremo di Umano na si Epifanio Labrador. At mamaya, alamin natin kung paano siya naging supremo. Bakit supremo ang tawag sa kanya? Aalamin din natin niya mamaya, di ba mga kaibigan? At ano ang dahilan? Ano ang dahilan at bakit ganun na lang katindi ang galit niya sa mga kapatid natin dyan sa INC? No, mga kaibigan, aalamin din natin mamaya. And tatalakayin din natin at pag-uusapan din natin mga kaibigan mamaya kung ano ba yung mga posible, no, posibleng kaharapin nitong si Epifanio Labrador kung sakali at may gawing hakbang yung ating mga kakapatiran sa INC, no mga kaibigan. So yan mga yan yung ating tatalakayin, di ba? Okay, good morning Kuya Allen, everyone from Fe Alparo MLSO from RN Two Cents, Ma'am Fe Alparo MLSO from I Chang, and Fe Alparo hello from Priscilla Sepcion. Okay, so ito mga kaibigan, konting review lang tayo. 'Di ba? Kamakailan lang kasi masyado naging mainit yung ano, masyado naging mainit sa at nagtrending pa, 'di ba? At marami ring mga nag-content, no? Tungkol doon sa pagtaas, 'di ba? Na hindi mapigil ang pagtaas ng presyo ng bigas. 'Di ba, mga kaibigan? I think if I'm not mistaken, no? Kung halimbawa hindi ibinaba ng ating pangulo yung price ceiling, no? Sa bigas ay maaaring umabot na ito ng ano, nasa mga 60 plus na or 70 or less than 70, no, yung presyo ng bigas. And buti na nga lang at nagbaba ng kautusan ng ating Pangulo tungkol po doon sa price ceiling, no, na hanggang 45 o 41 hanggang 45 to 47 na lang ang ano ang dapat na maging ano na maging 41 to 47 na lang yung dapat na maging presyo ng ano ng bigas, no, diyan sa Pilipinas. Ito naman eh, ano, hindi na po ito tataas, kundi may chance na naman po na ito ay bumaba just in case na medyo mahilot na, no, ng gobyerno. Ngayon na, mga kaibigan, itong tungkol sa issue na ito, ay natalakay ko na rin po doon sa ilang mga content ko, no, mga kaibigan, na sinasabi nga natin doon na itong pagtaas ng presyo ng bigas. Although marami ang lumalabas sa social media, mayroon pang gumagawa ng mga ano, 'di ba, yung memes ba 'yun? Yung ginagawang kalokohan, 'di ba, yung 20 pesos per kilo,
ginawa nila ng video ng mga kakatawanan na hindi naman nakakatawa, di ba? And marami rin na nagkukundi na sa ating mahal na Pangulo at sinabi asan daw yung pangako na 20 pesos. Di ba? Nasaan yung pangako na 20 pesos per kilo? Na kung saan ito ay dinibank natin na sinasabi natin na hindi naman yun pangako ng ating mahal na Pangulo, kundi yun ay pangarap. Di ba pangarap ng Pangulo noong panahon ng kasagsagan ng kampanya, di ba? Sabi nagsalita ang ating Pangulo na isa sa mga pangarap niya ay ang marating natin o marating ng bansa yung presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Hindi po niya ipinangako, di ba? Pero although pangako man yan o hindi, di ba? Pangarap man yan o hindi, ang importante mga kaibigan ay nakikita natin yung effort ng ating mahal na Pangulo para sa ganun ay maiangat ang ekonomiya ng Pilipinas. At kapag kaumangat na ang ekonomiya ng Pilipinas ay kasabay naman noon bababa po yung presyo ng mga bilihin. And take note also, no, at ito yung natatalakay ko rin sa mga ilan sa mga naging content ko before, no, mga kaibigan, na although, no, ito kasing pagtaas ng bilihin sa Pilipinas, akala ng mga Pilipino, no, akala ng ating mga kababayan, sa Pilipinas lang nangyayari. Di ba? Hindi po. Ito po ay bunga po ng worldwide crisis. No, crisis po ito ng pandaigdigan. No? Pero, although, this is a crisis, worldwide crisis, di ba? Nakikita naman natin na ginagawa ng paraan ng ating mahal na Pangulo na kahit papaano, kung mahal man ang presyo ng mga bilihin o tumataas man ang presyo ng mga bilihin, ay sinisikap nila na makapagbigay ng kahit papaano ay abot kaya na nahalaga ng presyo ng mga pangunahing bilihin para sa mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng kadiwa. Di ba? Ngayon, ito. So, naging maugong ngayon yung tungkol po dyan sa pagtaas ng presyo ng bigas. Di ba? And kamakailan, ay meron pong raid na nangyari na ito po ay pinangunahan o hindi, I think hindi pinangunahan kundi nadudoon, di ba? Nadudoon yung isang tulpo na dati may hawak ng DSWD, Marital T, shout out. And nandiyan na ba si Lulu? Parang kanina pa nagtatago si Lulu, you know? Anyway, baka silent viewers lang muna si Lulu ngayon. Lulu, shout out! Labas ka na dyan. Yan, nandiyan na si Marital Take. Kompleto na halos yung ating mga, ano, ating mga kaklase dito na mga kaibigan. So yung mga, ano dyan, bawala kayo, mamatay kayo sa inggit, ha? Yan, okay? So kamakailan mga kaibigan ay nagkaroon ng raid na merong mga bodega na kung saan ay nakitaan ng mga imbak-imbak na o marami, no, maraming sako ng bigas na nakaimbak, di ba? And nagkaroon ng ano, I don't think kung nagkaroon na ng investigation doon o kung nagkaroon na ng malinaw na konklusyon, di ba? Kung sino talaga yung nagmamay-ari ng mga bodega na yon ng bigas na kung saan ay napuntahan ng nitong grupo nila tulpo at saka speaker, no? Speaker Romualdez, di ba? Nakita nga nila roon, then naipasara itong bodega na ito, di ba? Pero walang malinaw na inilabas kung sino talaga ang nagmamay-ari, di ba? Correct me, ha? I-correct nyo ako mga kaibigan, ha? Nang wala pang inilabas ang gobyerno o talagang may karapatan na maglabas, no, kung sino talaga ang nagmamay-ari dito mga bodega nito, di ba? Like for example, kung galing ang pahayag sa custom or galing ang pahayag dito kay ano, kay Speaker Romualdez or galing ang pahayag dito kay Tulpo, di ba? At least sila yung mga ano, government department, no, na may karapatan na maghayag kung sino ba talaga ang nagmamay-ari nitong mga bodega na na-raid, no, diyan sa Bulacan. 'Di ba? Diyan sa Bulacan. Okay? Ngayon bakit ko sinasabi 'to mga kaibigan? Kasi nga ito. Pagkatapos ng raid na 'yon, no? And as per dito sa nagpadala ng link sa atin, no? Kasi ito yung pinadala lang yung link na ito sa atin, no? Then nung pinanood ko,
no, mga kaibigan, as per doon sa sinasabi kasi nitong siya Supremo, no? Supremo Epifanio Labrador, di ba? May sinasabi siya na ano eh, meron daw siyang asset, di ba? May asset daw siya na yung asset daw niya, yung asset din daw ng ano yun, ng custom, di ba? O na ng DILG, di ba mga kaibigan? And sinasabi niya ron na mas magigi siguro panoorin natin, di ba? Panoorin natin to mga kaibigan ha. Hi Mami B and Maritel T from P. Alparo and Sis Ai Chang, Mami B, MLSO from Maritel T and RN2 Sense MLSO from Maritel T. Okay? So ito mga kaibigan, hopefully cross finger tayo. Let's cross finger na makisama itong ating gadget, no? Kayanin niya itong ating ipi-play. Diba, which is sandali lang naman ito, may kilang ito mga kaibigan. Ito. Hindi ko na ipi-filter to ha. Yung iba kasi pinipilter yung boses eh. Pero dito hindi ko na ipi-filter. Hindi uso sa akin yun. Nakiusap ka sa akin, huwag natirahin ng Iglesia ni Cristo dahil etc. etc. Pero sa nakikita ko ngayon, pasensyahan mo na tayo. Oy, wait lang. Tirahin ng... Yan. Tirahin. Base po sa ating nakalap na impormasyon, ha? Yung bodega po na yun na pinasok dyan sa Bulacan ay malapit po sa Philippine Arena na pagmamayari ng Iglesia ni Cristo. Ito, kakapatid ko na kayo, ka-George, pasensya ka na. Nakiusap ka sa akin. Yan. So, umpisa natin dito mga kaibigan. Sabi nitong sa Epifanio Labrador, base daw sa kanyang nakalap na impormasyon, no, na itong mga bodega na pinuntahan ito, kasana dyan si Romualde, si Speaker Romualde, si Tulpo, di ba? Ay, malapit daw sa Philippine Arena. Na yung Philippine Arena, alam naman natin lahat, no, na ito ay pag-aari ng Iglesia ni Cristo. At sinasabi niya, hindi na pinagbasihan niya, no, na dahil itong mga bodega na ito ay malapit doon sa Philippine Arena, di ba? Yun na pinagbasihan niya. Kaya lang, ito ngayon, ay parang ayaw makisama ng ating, ano, hindi kakayanin ng ating, paano ba gagawin natin dito? Wait lang, ha? Check ko lang muna mga kaibigan kung meron akong copy sa cellphone. Wala tayong kopya. Yun. Ayo, hindi kakayanin ano no. Parang hindi kakayanin. Gumagalaw ba ako? Okay. Sige, play na natin. Hanggang sa kaya lang, hanggang sa kaya. So hindi kaya ng ating ano, sorry. Okay, hindi kaya ng ating gamit, no, yung mag-play tayo ng video. Dahil tinek ko dito, no, nakakaya naman sa inyo mga kaibigan na yung pinapakinggan ninyo yung robot. Diba? So ito na lang, no, ibubood na lang natin yung ano, binanggit nitong si Epifanio Labrador, diba? Sabi niya, no, nag-sorry na si Labrador, Sir Al, sa tita niya. Na iglesia din. Sa tita niya, nag-sorry siya. Diba? Pero ito, muntintinig shoutout, okay? Ito mga kaibigan, diba? Hindi kasi nag-iisip itong si Epifanio Labrador, no? Ang hindi ko matanggap, ingala ko ng malalim,
Ang hindi ko kasi matanggap dito mga kaibigan, no, is unang-una, di ba? Okay, mamaya isa-isay natin na. Isa-isay natin mamaya. Ang hindi ko matanggap dito is the way kung paano siya nagbitaw ng pagmumura sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Matindi. Matindi yung pagkakamura niya. Di ba? Talagang nilahat niya. No, nilahat niya yung ating mga kakapatid sa Iglesia ni Cristo. Di ba? At pinaratangan niya pa na ang Iglesia ni Cristo daw ay mga manloloko. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo daw ay nagpapahirap. Di ba? Dahil sa ginagawa niya, di umano. Di ba? Sabi niya ay iniipit daw ng Iglesia ni Cristo yung mga bigas. Di ba? Ito mga kaibigan, yung babanggitin ko sa inyo, iisa-isayin ko ito mamaya, ha? Iniipit daw ng Iglesia ni Cristo yung mga bigas para sa ganon ay ibenta. Di ba? Take note mga kaibigan na ibenta. So ibebenta. Di umano, sabi ni Epifanio Labrador na isang supremo, no, na mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya naging supremo, di ba? Ibebenta daw ng Iglesia ni Cristo itong mga bigas na ito pag tumaas na ang presyo. Isa 'yon, di ba? Then meron din siyang isang content, no mga kaibigan, na sinasabi niya di umano na ito ay gagamitin ng Iglesia ni Cristo para magpasikat. Di ba? Para magpasikat. Yan yung mga ano, yan yung mga pahayag nitong si ano, nitong si Epifanio Labrador, di ba? Na buong tapang. Di ba? Buong tapang. Di ba? Buong tapang talagang minura ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Pero ang tanong ko lang, sabi ko nga, subukan na natin. Actually, itong ano, ay ikinalat ko na po itong video na ito, no? Itong live na ito, ikinalat ko na po. Baka sakaling makarating, no? Makarating sa kaalaman nitong si ano, nitong si Epifanio Labrador. At kung sakaling makaalam, makarating ito kay Epifanio Labrador, during our live, pwede nyo sabihin na mag-comment siya dyan sa baba, at kung gusto niya mag-usap kami, pwede po kami mag-usap. Pwede kami mag-usap, mag-uusap lang kami na ano, lalaki sa lalaki, walang murahan na magaganap, walang masasakit na salita magaganap, kundi mag-uusap lang kami. Di ba? Kung may nakakakilala sa inyo kay Epifanio Labrador, paki-connect sa kanya itong aking ano, itong aking live, di ba? Dahil ang gusto ko lang malaman dito mga kaibigan, kaya ako ikinontent itong bagay na ito. Unang-una, dahil nagpakita siya ng katapangan, di ba? Matapang eh. Pero I don't believe na talagang matapang siya. Kasi ang tunay na matapang, magsasalita ka on air, on camera, hindi mo tatakpan ang mukha mo. Di ba? Murahin mo kung sinong gusto mo murahin nang hindi nakatakip ang mukha mo. Magpakita ka ng katapangan. Sayang. Sayang ang pagiging supremo mo. Di ba? Sayang ang pagiging supremo mo. Ang alam ko, pagka ang isang tao ay nabansagang supremo, matapang yan. Buo ang loob. Di ba? Sabi ni Muntintinig, yan ang pagkakamali niya kasi di nag-iisip bago magsalita si Labrador. Di ba? Yun na nga eh. Diba? So ito ang hamon ko kay Supremo Labrador. No? Na if you have ano, kung sakali magkaroon ng pagkakataon na makarating sa iyo itong live ko, no? I'm inviting you to come. Usap tayo dito. 'Di ba? Bibigyan kita ng access o hagdan. Usap tayo dito. Yun lang ang aking inihiling, no? Ngayon kung hindi ka makakarating, if there is someone who knows Labrador, di ba? Pwede niyong i-share sa kanya itong video na ito. Di ba? Kasi gusto kong makita, and the main purpose ng that I'm inviting Labrador here on my live, mga kaibigan, ay para bigyan siya ng pagkakataon na pasinungalingan yung sasabihin ko ngayon, no? Na hindi talaga siya matapang. Na siya ay isang taong duwag. Di ba? Matapang magsalita dahil nakatakip ang mukha. Matapang ang salita dahil hindi siya makikilala. Di ba? Pero ang pagkakamali lang niya, hindi niya naisip na pwedeng i-review or pwedeng i-research yung kanyang pagkatao.
No? So hindi man natin makita yung kanyang mukha, pero kung ano siya, di ba? Kung paano siya naging supremo, kung ano yung grupo niya, di ba? Eh, yun ang ni-research ko, mga kaibigan. Di ba? Pero bago yun, eto, meron ako ipi-play dito na isa pang video rin itong si Epifanio, na kung saan na dito naman yung binabanggit ko sa inyo kanina, no, na sinabi niya na ang dahilan daw ng INC do sa pag-iimbak ng mga bigas ay para kumbaga ay taktika lang daw ng INC ito para sumikat, no, mga kaibigan. So ito 'yon. Ha? Okay. Wait lang, mga kaibigan. Clear po ba yun? Ano? Clear ba yung audio? Clear yung audio, mga kaibigan? Clear po ba yung audio natin? Press one nga pong clear ang audio. Okay. Paki-press one po kung clear yung audio natin. Ah, ipi-play ko na uli, ha? Dito, mga kaibigan, meron siyang binabanggit, no? Meron siyang binabanggit na binabasa niya. Binabasa na lang niya, hindi pa niya ma-direct yung basa, no? Para nagkakamali pa siya. Na dito ay meron ipinakita na truck. No, truck na sa likod ng truck ay merong ilang piraso ng sako ng bigas, 'di ba? Pagkatapos sa likod ng truck ay merong three colors. 'Di ba? Three colors, 'di ba? Okay, ha? Medyo pagbibigyan natin siya diyan, no? Yun, buti siya na nagbanggit. Kino-confirm. Ah, kino-control pala. Imumura daw nila yung bigas na tinutukoy niya ay ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, no? Yun. Para daw ang mga tao ay mapuri ang Iglesia. Iniimbak. May binanggit siya, mga kaibigan, ha? Kaya nga ang sabi ng ating kapatid, di ba? Mamaya. Sa
Yon na dyan na si Lulu. Lulu, shout out. Nag-uusap-usap yata sila. Yata. Kita niyo magamit na ng mga choice of words nito nitong siya, si Labrador, no, mga kaibigan. May yata. Hindi siya kasi hindi siya sigurado. 'Di ba? Hindi siya sigurado doon sa kanyang mga sinasabi, pero may mga bitaw siya ng salita na talaga namang maiuuri natin sa paninirampuri. Mamaya pag-uusapan din natin 'yung paninirampuri, ha? Ibebenta ng dating presyo. Okay. Yan yung isa pang ano, yan yung isa pang pahayag nitong si ano, ni sa ni Labrador, mga kaibigan. Okay? So ngayon puntahan natin. Okay. Sabi ko nga kanina, 'di ba, ay wala pang malinaw na pahayag galing po sa may karapatan na magpahayag, no, tungkol doon sa mga ni-raid na bodega diyan sa Bulacan, kung kanino ba talaga o sino ba talaga ang nagmamay-ari nito. 'Di ba? Correct me if I'm wrong, mga kaibigan, ha. Correct me if I'm wrong, no. Kung talagang wala pang pahayag ang gobyerno, no, na alam na ba nila, kilala na ba nila kung sino 'yung nagmamay-ari ng mga bodega na ito? 'Di ba? Lalong-lalo na 'yung malapit po daan sa sinasabi nitong si Labrador na malapit diyan sa Philippine Arena na pag-aari po ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Ngayon kasi kung wala pa pahayag, mga kaibigan, ito ngayon ang pag-uusapan natin, no? So ang lahat ng ito ay isa lamang espekulasyon nitong si ano, nitong si Labrador. Pero sa the way na i-deliver niya yung kanyang salita, mga kaibigan, ay hindi na ito isang espekulasyon. 'Di ba? Kundi ito ay isa na pong direktang paratang, no, sa Iglesia ni Cristo. Pero bigyan din natin ng pagkakataon naman. 'Di ba? Bigyan din natin ng pagkakataon naman itong si Epifanio Labrador, 'di ba? Itong sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, ito naman ay alam na ng lahat. 'Di ba? Alam na ng lahat. Na sa tuwing mayroong kalamidad, no? Sa tuwing mayroong kalamidad, sa tuwing mayroong mga lugar o mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, 'di ba? Eh nakikita natin ang unang-unang naririyan, no, ay ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Dahil meron pong programa sa INC na lingap sa mamamayan. 'Di ba, mga kaibigan? Na kung saan ang nililingap nila, ang tinutulungan nila ay hindi lamang po 'yung mga kakapatid nila sa iglesia, kundi higit sa lahat na tinutulungan nila at pinaabutan nila. 'Di ba? Pinaabutan nila ng tulong eh lahat po, wala sinisino. 'Di ba? Kay iglesia ka o hindi, talagang inaabutan ng tulong ng Iglesia ni Cristo lahat ng mamamayan. No, mga kaibigan? And there were instance, no, hindi lamang isa, dalawa, tatlong pang pagkakataon, no, na nakikita natin. Di ba? Puntahan nyo ano, mag-search kayo sa Net25, puntahan ninyo sa iba pang mga link ng INC, no, na kung saan ay ipinapakita ron yung paglingap sa mamamayan na ginagawa, no, mga kaibigan. Eh makikita nyo roon, no, na kapag ka namigay ng bigas, ah,
total yung bigas ang ano, yung bigas ang topic natin dito mga kaibigan, di ba? Yung bigas doon sa bigas nagsimula ito eh, no? Kung mamigay ng bigas, libre. Libre, walang bayad. And unlimited. No, unlimited mga kaibigan, unlimited ang bigas. Ngayon saan ang gagaling itong mga bigas na ito? Saan ang gagaling itong mga let's say let's use the term groceries, di ba? Kasi kumpleto 'yun eh. May mga dilata, may bigas, di ba? Kumpleto 'yun eh. Saan ang gagaling ito, no? Ito 'yan mga kaibigan. Itong mga bigas o itong mga ipinamimigay ng mga kapatid natin sa iglesia ay galing din po ito sa mga kaanib, no? Galing din po ito doon sa mga ano, yung mga kusang ambag ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo, di ba? Ngayon, let's say na ano, hindi naman na alibawa, may kalamidad ngayon. Ngayon pa lang magpo-purchase ang iglesia ni Kristo. Hindi po ganun, no? So meron po talaga ano, meron po mga naka-ready. No, meron mga naka-ready na mga mga bigas, mga dilata, no? May naka-same thing sa ano DSWD, di ba? DSWD. Kapag ka merong ano, meron din sila mga dilata na nakakahon na, di ba? Ganun din po sa INC. Di ba? Ganun din sa INC. Okay, let's say na ano, let's say na itong mga bodega, no? Ito ha, mga kaibigan, let's say ha, ipagpalagay na po natin na itong mga bodega na ni-raid doon sa Bulacan, no, ay pag-aari nga ng INC. Pero hindi po ito maibibilang na as a hoarding, di ba? Dahil ito po ay binili para po doon sa mga proyekto ng Iglesia ni Cristo na lingap sa mamamayan. In case lang ha, baka sakali lang na sa Iglesia nga ni Cristo yung mga bodega na yon. So yun lang yung paliwanag natin dyan, no? Hindi po ito inimba para sa ganun ay dumating yung time pagka mahal ng presyo ng bigas, ilalabas, ibebenta. No, hindi, di ba? Kung, ha? Mga kaibigan, huwag niyo pagkamali yung aking ano, ha, yung aking salita. Kung sakali man, no? Sabi ko nga kanina ay wala pang pahayag na kung sino talaga ang nagmamay-ari noong mga bodega na ni-raid sa Bulacan. Diba? Pero kung sakali man na ito ay sinasagaya ng sinasabi ni Labrador, no, na pag-aari ng Iglesia ni Cristo, ito po ay ginagamit sa pagtulong sa paglingap sa mga mamamayan. Diba? Kapag may mga kalamidad. Diba? Ngayon yung binanggit niya na isang truck, no, ng mga truck na mayroong 3 colors. Okay. Let's say, diba? Na yun ay sa INC. Okay, fine. Diba? Dahil makikita natin, hindi lang isang truck. Diba? Pagka minsan kapag ka pumupunta sa mga probinsya na kung saan matindi ang kalamidad, hindi lamang po isang truck. Marami po yan. No? Na ipinamimigay ng libre ng mga kakapatid natin sa Iglesia ni Cristo. So walang hoarding. Diba? Walang hoarding. Walang panloloko na ginagawa ang ANC. Diba mga kaibigan? O walang binagawa na halimbawa mataas ang bilihin, mataas ang presyo ng bigas, no, tapos natapat na merong lingap sa mamamayan sa isa sa mga probinsya, no, na kung saan merong INC, eh kapag ka namigay ng bigas yan, unlimited mga kaibigan, hindi ibinebenta na gaya ng pahayag nitong si Labrador. Di ba? Ganun lang kasimple yan. No, okay, i-set aside natin yan, no? Sabi nga mga kaibigan, kung sakali man na meron ka ng ibang minamahal, ay kanta pala yun, Langyaka Lulu. Di ba? So yun yung mga kaibigan, ano? Ganun lang kasimple yun, di ba? Ngayon, puntahan natin itong si ano? Itong si Labrador. Ha? So 10 viewers, shout out po sa inyo ha. Puntahan natin itong si Labrador mga kaibigan. No? Meron kasi dito what. Walang ya naman. Nabura ko. Hindi ko dapat mabura 'yon. Di ba? Hindi ko dapat mabura 'yon. No? Meron dito mga kaibigan, no? Sabi rito, wait lang, hanapin ko na yung video. Ay, yung
Papakita ko nalang sa inyo. Ito yung ano, ito yung binaano, no, yung binabanggit ko na nung isang araw ng mga kaibigan. Itong si ano, itong si Labrador, no? Ito po, no? Ay, meron siyang ano, meron siyang isang grupo. May ilaw kasi. Basta yan. Meron siyang isang grupo, mga kaibigan, no, na ang sabi rito ay ito, ang pangalan nito ay Civilian Anti-Crime, no? Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Ganda, no? Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Kumbaga, itong grupo na ito, o itong brotherhood na ito, o itong samahan na ito, no, mga kaibigan, ay binuo nila para maging anti-crime group. Parang mga ano, no, parang military ang dating, parang police ang dating, di ba, mga kaibigan? No? Civilian Anti-Crime Group Brotherhood, no? Yan yung grupo nitong si ano, nitong si Epifanio Labrador, na kung saan, mga kaibigan, ay meron silang ID, di ba? Meron silang ID, no? Ayan yung ID nila, no? Sa ID pa lang, ha? Sa ID pa lang, hanggang ID, ha? Hanggang ID, no? Hanggang ID, mga kaibigan, eh hindi makuhang magpakita ng muka etong si Epifanio Labrador, di ba? Ha? Saan ka nakakita ng ID na ginagawa at ginagamit mo para ipakita sa mga miyembro mo o sa mga tao, no? Pero ang ID picture mo ay hindi mo pa rin maipakita yung iyong mukha. Di ba? Ipaparating ko kay Labrador na puno ng napuno na kamo siya sa nang labahin, need niya na maglaba. Tama, di ba? Oh. So yan, mga kaibigan, di ba? Ito yung tinatawag nilang the National Supreme Commander, no? Na ang ID number nitong si Labrador, mga kaibigan, ay 0001. No? Ibig sabihin, siya yung kauna-unahan, siya yung pinaka-founder noong tinatawag nilang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood, di ba? At kaya pala siya naging supremo dahil siya po ang founder, no, nitong grupo na ito na binubuo niya, di ba? Ngayon ang kanilang mission, no, meron silang binabanggit dito, mga kaibigan, ang samahang ito ay sinadyang buuin upang makahikayat ng sa ating mga kapatid na Pilipino upang maging masunurin sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Binuo ang samahang ito upang hikayatin ang ating mga kababayan, bla 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 bla, no? And the vision, no, the vision, mga kaibigan, hindi ko na lahat, no, ang samahang ito ay tinatag ng mga makabayang Pilipino naging katulong sa anumang mga alituntunin at magpatupad ng ating saligang batas o Republika ng Pilipinas. Ang samahang ito ay binuo upang maging katulong ng ating mga kapatid na nasa gobyerno. Hindi ko lang kung ito ay nakarehistro na sa SEC, di ba? Dahil lahat ng grupo dapat, lahat ng grupo, lahat ng organisasyon, lahat ng mga brotherhood, di ba, ay dapat po ito ay inirehistro sa Security and Exchange, di ba? Tama nga ba ako sa SEC, no? Dapat ito ay nirehistro. So ang tanong, nakarehistro kaya itong grupo na ito ni Epifanio Labrador, ni Supremo, no? Ni Supremo Labrador. Ha? Supremo siya sa grupo, ang member ay ang member baka isa lang. Siya Supremo, siya rin ang member. Pwede, di ba? So yun, mga kaibigan, di ba? Ito yung ano, ito yung grupo. Kaya pala, no? Kaya pala matapang. Di ba? Kaya pala matapang itong siya Supremo Epifanio Labrador. Dahil meron pala siyang grupo, no, na Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Di ba? At ang sabi pa niya, eh hindi nila alam. Sabi niya, yung pinakinggan natin kanina, di ba? Ang hindi nila alam ay meron isang grupo, meron tayo na rin ito, sabi ni ano ni Epifanio Labrador, di ba? Na matapang, di ba? Matapang at hindi lamang yung mga walang kaya
ang kayang banggain, di ba? Kundi pati Pangulo, di ba? At meron pa siyang ano, meron pa ako napanood na video niya na sabi niya kahit daw mga general pa yan, di ba? Kahit daw mga general pa yan ay kaya nilang banggain dahil matapang daw sila. Yan ang sabi niya, no? Di ba? O, supremo siya sa grupo ng mga bubu. Sabi naman niya ni Mami B. Malamang, marital tea, sabi ni Priscilla Sepcion. Okay. So ito mga kaibigan, di ba? Yan si ano, yan si Epifanio Labrador, no? Na talagang nagpakita ng katapangan na kumurahin niya. Kumurahin niya ang Iglesia ni Cristo, yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ganun na lang. Di ba? May PI, may tinabi, may binanggit sa tanga, mga gagag. Talagang ano, yung mga bitaw niya ng salita is talagang matindi. Di ba? Pero pasalamat ka nga. Pasalamat ka, Supremo Labrador. Ha? At ako ay mayroong pinangakuan, no, na ako ay hindi magmumura, 'di ba? Kaya tinamo lang ngiti ako ngayon, 'di ba? Oh. Pero ito mas malupit, mas matindi pa sa mura. 'Di ba yung ipapakita ko ngayon, mga kaibigan? Kasi tayo ay nag-research, no? At meron tayong nakita, mga kaibigan, na yung tinatawag nilang ano, defamation law, no? Defamation law. Ah. Sana makisama. Try natin. No? Tinatry pa rin na mag-screen magano mga kaibigan, ha? Mag-screen share, no? Para medyo mas maganda yung ano, mas malinaw naman yung ating pag-uusap. Ha? At mas madaling maintindihan, no? Yan. Okay. Huwag kang dalawa ay asa na? Lumar na ba? Di ba? Oh. Meron dito mga kaibigan na sinasabi na oral defamation. Ba? Kasi meron nabasa na defamation law violation. No? Ito yung action, the action of damaging the reputation of person or group by saying or writing bad things of them that are not true. Diba? Yung pagsabi ng kasinungalingan. Yung pagsabi ng masama na wala ng kanan. Anong tawag doon? Ang tawag po doon ay yun ay pasok po doon sa tawag ng defamation law violation. Ba? And yung defamation meron din at ibang uri. Yung tawag na oral defamation. No? Kaya sabi rito plaintiff must show that the defendant may make a false statement about them. That statement was communicated to a third party. Ako yun, hindi lang third party. Diba? Hindi lang third party yun, mga kaibigan. No, talagang sa social media, inilabas ito niya ni Epifanio Labrador. Diba? And that statement harmed the plaintiff's reputation. Diba? Hindi na yung ano, hindi yung pagbibintang niya. Hindi na yung pagbibintang niya na ang nag-i-imbak ng mga bigas para ibenta ng mas mura pag mahal na yung ano yung bigas o magbenta ng mahal na presyo ng bigas, yun na yun, no? Kundi yun na lang pagbibigyan ng salita, pagmumura niya, no? Pagmumura niya pag tutungayaw, no? Yun ang pinakamalupit na salita doon, yung may PI, no? Ang tawag doon sa Tagalog, tungayaw. Pagtutungayaw sa mga kaanib. Dahil lahat niya eh. Di ba? Sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Niya. So, sa dito sa tinatawag na defamation law, etong si Supremo Labrador. Di ba? Meron pa dito mga kaibigan na ito. Ano ka nga? Kasing ko lang sa inyo. Asan na yan? Lumabas na ba? Nabago na ba? Ayan, no, mga kaibigan. Ito naman medyo maliit na ito, pero ito babasahin ko, ha? Okay? Ay, soup na, no? Okay? Ayan. Sabi dito, slander or oral defamation. So, ito palang, ano, ito palang oral defamation ay kasing kahulugan din o tumbas din dito ng slander. Di ba? Na ito ay criminal case po, eh. No? Yung slander. Di ba?
Sabi rito ay there is an imputation of crime or vice, defect, act, omission, condition, status, or circumstances. The imputation is made publicly. Diba? Or the imputation must be made maliciously. The imputation is directed against a natural or judicial, juridical person or one who is dead. The imputation tends to cause a dishonor, discredit, or contempt of a person or tends to blacken the memory. Oh, diba mga kaibigan? So yan yun, no? Dito, aya, pasok na pasok. Diba? Swak na swak. No? Swak na swak. Itong si, ano, itong si Epifanio Labrador. Diba? Ngayon, ano ba ang kaukulang penalty? Kapag ka pasok ka sa ganitong, ano, sa ganitong kaso, no, mga kaibigan, ito naman po penalty niya. Ha? Sabi ko nga, hindi mo mula. Pero dadaan kita sa ganito, no, mga kaibigan. Yan, ano ba yung penalty? Ang penalty, mga kaibigan, ayan. Okay, okay, update with the enactment of Republic Act number 10951, which amended various provisions of the revised penal code, the fine for both serious and simple slander. Slander, yun yung ano, yung information, mga kaibigan. Yung paniniang puri, di ba? Eto, the fines for both serious and simple slander have both been revised. Serious slander is now punishable by imprisonment to arrest the mayor in its maximum period prison correctional, in its minimum period of 4 months and 1 day to 2 years and 4 months, or a fine ranging to 20,000 to 100,000. With simple slander is punishable by arrest to minor 1 day to 1 month, or a fine of 20,000 not exceeding to 20,000 pesos. No? Yan pala yung penalty, mga kaibigan. Diba? Yan ang penalty noong paninirang puri. No? Ito lang gusto ko ipakita. Bakit ko sinabing paninirang puri? Kasi parang ano eh, parang lang, di ba? Parang marites lang yung ginawa pagbubunyag nitong si Epifanio Labrador, no, mga kaibigan. Bakit? Una, ang sabi niya, di ba? Dahil daw sa malapit ang bodega sa Philippine Arena, no? Oy. Wala naman. Okay. Sige, sinasin na, tatanggalin ko na. Tanggalin ko na, wait. Wait lang mga kaibigan, ha? Parang meron tayong ano. Yan, nag-statua na naman pala ako. Statua na naman. Okay na ba? Start na naman po tayo, mga kaibigan. Okay, malaw na. Okay. Yun, mga kaibigan, bakit ko sinabi na, ano, na ito kaya, ano, kasi itong ginawa pahayag nito, Epifanio Labrador, diba, alisin ko na nga ito. Nakakabigat kasi eh. Talaga ng gadget natin. Ngayon, ayaw naman mawala. Unang sabi niya, di ba? Di ba? Dahil daw, dahil daw sa malapit ang bodega sa Philippine Arena. Di ba? Pag-aari ng Iglesia ni Cristo. So, dito nag-conclusion siya. Diba? Kaya sabi ko, nagtanong ako siya, kung meron na bang pahayag gobyerno kung sino ang tayong nagmamayari nito mga bodega na ito. Nani-rate yan sa Bulacan, di ba? Kasi nga, no, kung wala pa, no, wala pang pahayag kung kanino, sino ang mayari ng mga bodega na ito, yung pahayag niya na dahil malapit sa Philippine Arena na pag-aari ng Iglesia Cristo, ay nagkaroon siya ng konklusyon, no, na itong mga bodega na ito ay pag-aari din ng Iglesia ni Cristo at ginagamit para lukohin, pahirapan ang mamayan.
Diba? Na kung saan ay doon nagsimula yung pagmumura, no? Sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Diba? ME, shout out ME. Pangalawang Marites, ha? Sabi niya ay may importante daw siya na importante din daw ng DILG. Sino siya? Ay, oo nga pala. Supremo nga pala siya. Diba? Supremo nga pala siya ng isang civilian anti-crime brotherhood, no, mga kaibigan. So, okay lang pala. Normal lang din, no? Na yung importante daw niya ay siya rin importante ng DILG. Okay? Pangatlo, INC flag daw yung nakita niya dahil tricolor kasi meron do sa ano mga kaibigan, merong sako na merong tricolor, di ba? So yung sako daw bigas na may tricolor, ibig sabihin daw na yun ang INC flag. Di ba? Actually, ano ba yung tricolor? Yung tricolor yung puti, pula sa kabere. Na di ba? Parehas na parehas po yun ng flag ng ano, kulay ng bandera ng ano ng I think Italy, no, Italia yung tricolor ng ano pa hindi mo pa dahil tricolor AINC na, no, Sumarites lang, di ba? Susunod, sabi na ibibenta daw yon, I'm back. Kasi na po, ginagawa na technical, ano? Technical problem. Pero lang mga technicalities na naganap, mga kaibigan. So, okay, tuloy natin, ano? Sabi nga kanina, Marites lang dahil sa unang-una, dahil nga sa, sabi niya, malapit sa bodega ng INS, ng Philippine Arena, na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. So, sa Iglesia ni Cristo yung bodega. Diba? Then, marami siya mabinanggit. May informante daw siya, na informante rin ng DILG. Diba? Na pwede naman niyang gamitin lang. Sa bagay, supremo nga naman siya, di ba? And nakakita siya ng INC flag. Di ba? May INC flag daw doon sa mga sako. Kaya yun daw ay ano, yun daw ay pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Then sumunod ay binibenta daw sa mahal na presyo. No? Binibenta daw sa mahal na presyo ang mga bigas ng Iglesia ni Cristo. Na ito naman ay kabaliktaran, mga kaibigan. Di ba? Kabaliktaran po ito. Ako po ba 'yan, ako po ba 'yung nagloloko 'yung ano, 'yung aking ano, 'yung aking audio? Masakit po ba sa tenga? Masakit sa tenga? Paki-pressuhan nga po kung masakit sa tenga 'yung audio ko. Ah, masakit po ba sa tenga? Hindi magkaintindihan, malabo. Malabo po ba 'yung maging 'yung salita ko, mga kaibigan, malabo po ba?
Masakit sa tenga. So press 1, masakit sa tenga talaga. Wait lang. Hindi naman. Hindi naman, mga kaibigan, hindi naman. Ano? Hindi naman. So, okay, tuloy natin. Kasi kung ano, kung alibawa masakit sa tenga at talagang masisira ako yung inyong pandinig eh, ihihinto ko na po ito. Pero anyway, mga kaibigan, sandali na lang naman ito. Maikli na lang ito, maikli na lang. Pagbigyan nyo na ako, ha? Okay? Sabi ay ibinebenta daw sa mahal na presyo ang mga bigas. No, ng Iglesia ni Cristo. Meron po kaming meron pong lingap sa mamamayan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. No, na kung saan nagbebenta tuloy ay namimigay po ng unlimited na bigas. Di ba? Namimigay ng unlimited. Meron pang pagkakataon na kung hanggang ano ang kaya mong bitbitin mo. Ganyan po mamigay. Nang lingap po ng tulong ang mga kakapatid natin sa Iglesia ni Cristo. No? So walang katotohanan yung ibinebenta o ibebenta ng mahal. Di ba mga kaibigan? Hindi daw hinihila daw doon sa unang video na hindi natin na-play mga kaibigan, di ba? Doon ay binanggit na hinihila daw pababa. No? Ang presidente ng Pilipinas, hinihila daw ng INC pababa ang presidente ng Pilipinas. Na walang katotohanan, di ba? Dahil alam naman natin kung gaano sumuporta ang mga kapatid natin sa INC pagdating sa gobyerno. INC is always a pro-government, mga kaibigan. Di ba? Anuman yung dahil merong sinusunod ang mga kapatid natin sa INC na nakasulat sa Biblia. Di ba? Ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar. Ang Cesar, mga kaibigan, yun ang gobyerno. Diba? So, isa sa mga utos sa mga kakapatid natin sa INC, yung pagsunod po sa gobyerno ng mga kaibigan. And gusto daw ng INC si Sara Duterte maging presidente, masyado pang maaga. Diba? Masyado pang maaga. And always remember, no, kapag ka dumarating yung panahon ng eleksyon, no, mga kaibigan, ay kampanya na, hindi pa nagpapahayag kung sino ang dadali na iglesia. Dahil pinag-aaralan po yan. No, pinag-aaralan po yan. So, yung sinasabi niya na Sara daw ang gusto ng INC, masyado pa po maaga. No, mga kaibigan? And, lastly, nababayaran daw ng INC ang mga politiko na ito ay isang napakalaking kasinungalingan. KGB 101 TV, shout out po. Okay, na ito ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Simpleng logic na lang. Simpleng logic na lang, mga kaibigan. Ha? Simpleng logic. Okay? Bakit magbabayad ang ANC sa mga politiko? Para ano? Di ba? Kailangan ba ng ANC ang politiko? I don't think so. Di ba? Hindi kailangan ng mga kakapatid natin sa iglesia ang mga politiko. Pero pagdating ng election time, di ba? Pagdating ng kampanyahan, kailangan ng mga politiko ang boto ng INC. Dahil alam naman natin lahat, kapag ka ang INC ang bumoto, eh nagkakaisa po yan. Di ba? Meron nga silang sinasabi na black voting daw. Di ba mga kaibigan? Kaya kabaliktaran. Di ba? So ang tanong doon, bakit babayaran ng INC ang mga politiko? Eh hindi naman natin kailangan ng mga politiko. Di ba? So dito isang malaking kasinungalingan at hindi lamang isang malaking kasinungalingan kundi isang napakatinding paninirampuri.
Diba? Ngayon, balikan ko lang yung ano, ha? Balikan ko lang yung salingap sa mamamayan, mga kaibigan. Actually, salingap sa mamamayan, ha? Para sa kabatiran ng lahat na marami, no? Hindi lamang po yung mga libreng pagkain na pinamimigay dyan ng ating mga kakapatid sa iglesia. Diba? Namamahagi din po dyan ng libreng servisyong medikal. No? Kumpleto po yan. Meron po silang kasama mga bidentista, mga manggagamot, doktor, mga nurses. Kumpleto po dyan. At meron din silang mga gamit, mga bit-bit na mga gamot na libre ding ipinamamahagi sa mamamayan. Diba? So dito, yung sinasabi nitong siya Supremong Labrador na manloloko daw, manloloko daw ang mga iglesia ni Kristo ay isang wala pong katotohanan. Diba? Ngayon, balikan natin yung pinag-usapan natin kanina na ang tawag dito, yung penalty. Diba? Yung penalty doon sa paninirang puri. No? Kung sakasakali lang, ha, ito, suswertehin ka. Suswertehin ka talaga, Supremo Labrador. No? Suswertehin ka talaga, Supremo Labrador. Kung sakasakali lang, no? Na papatulang ka noong mga kakapatid natin sa Iglesia ni Kristo. At lahat ng yon ay magsampa ng kaso against you. Gaano karami ang mga Iglesia ni Kristo? Sa Pilipinas pa lang. Sa Pilipinas pa lang. Gaano karami ang magsasampa sa iyo ng kaso kung sakaling papatulang ka? Di ba? Gaano karami ang magsasampa sa iyo ng kaso ng paninirang puri? Supremo Labrador. Na puntahan na lang natin yung pinakamababang penalty. Diba? Yung pinakamababang penalty na lang. Wag na yung ano, wag na yung aresto mayor na 20,000 to 100,000. Yun na lang pinakamababang penalty na lang na hindi tataas sa 20,000 pesos. Ha? 20,000 pesos. Sabihin nang sa isang lugar, na sa isang lugar o yung tinatawag ng mga ano, lokal, sa isang lokal. Sabihin nang ang kaanid doon ay 500. O sabihin nang maximum yung 20,000 pesos na penalty. Sa 500, yung 20,000 pesos, magkano po yun? Malaking halaga na yun. Supremo Labrador. Di ba? Hindi kita tinatakot. Hindi kita tinatakot. Pero kung sakasakali, total, meron kang informer, di ba? Baka pwede mong tanungin si Ramon Tulco. No? Labrador. Supremo Labrador. Baka pwede mong tanungin si Ramon Tulco. Tanungin mo si Ramon Tulpo kung ano ang kanyang karanasan. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Pero pasalamat ka pa rin. Pasalamat ka pa rin dahil hindi ka pinatulan. Ngayon. Di ba? Hindi ka pinatulan ngayon. Sabi nila, di ba, ay nag-public apology na raw. Etong si ano, nag-public apology na raw, etong si Labrador. Pero as per dito sa aking ano, as per dito sa aking kausap, mga kaibigan, wait lang. Hanapin ko lang yung ano, kausap ko. As per dito sa aking kausap, mga kaibigan, no, ang sabi niya rito ay okay. Ayun. Sabi niya rito, oo, nag-public apology na. Nag-public apology na, pero hindi niya naman binawi yung mga sinabi niya. Di ba? Kaya nga ang sabi ko, hindi ko bibilhin yung public apology niya. Kasi unang-una, hindi ko narinig, hindi ko napanood yung kanyang public apology. Pero as per dito sa aking kausap, nag-public apology, pero hindi niya binawi yung kanyang mga sinabi. Di ba? Hindi niya binawi yung kanyang pagmumura. Hindi niya binawi yung kanyang panunungayaw sa mga kakapatid natin na INC. So sabi ko nga, pasalamat ka, hindi ka pinatulan ngayon. Ngayon. Di ba? Pero kung ako sa'yo, Epipanyo Labrador, di ba? Kung ako sa'yo, tanungin mo si Montulpo. Tanungin mo si Montulpo. Para at least meron kang ano, meron kang idea. Di ba? Tanungin mo. Si Montulpo. Tanungin mo lang. Wala akong, ano itatanong ko, basta tanungin mo lang.
Di ba basta tanungin mo lang si Montulpo para magkaroon ka ng idea. Ha? Epipanyo Labrador. And lastly, bago ko tapusin itong aking live, no? Lastly, ha? Sabi mo doon sa mga intro mo, matapang, 'di ba? Yan ang intro nitong si ano eh. Yan ang intro nitong si ano si Epipanyo Labrador, 'di ba? Matapang, walang inuurungan, walang ano, no, walang parang ano, parang si yun na mayapa na si Mike Enriquez, 'di ba? Walang inuurungan. Walang ano, walang basta yun na yung walang wala, 'di ba? Sabi mo matapang ka. Patunayan mo, ha? Epipanyo Labrador, ito hamon ko sa iyo. Patunayan mo sa akin na matapang ka. Magsalita ka sa harap ng camera in public, no? Hihintayin ko isa sa mga live mo, ha? Isa sa mga live mo, isa sa mga content mo. Ikaw Epipanyo Labrador, ipakita mo sa akin ang tapang mo, hubarin mo yang ano, hubarin mo yang mask mo sa muka. Ha? Kapag ka nagmura ka, hubarin mo yung mask mo sa muka. No, sa mga nakakakilala dito kay Epipanyo Labrador, pwede po ninyong iparating sa kanya itong video ko na ito. Parating niyo sa kanya yung hamong ko sa kanya na kung magmamatapang ka at mumurahin mo kung sino man ang mumurahin mo, hubarin mo yung maskara mo. Ayoko magmura. Dahil may pinangakuan ako. Di ba? Ayoko magmura dahil may pinangakuan ako. No? Pero yun lang ang hamong ko sa iyo. Epipanyo Labrador na isang supremo, ha? Isang supremo ng civilian anti-crime brotherhood. May pa-brotherhood, brotherhood ka pa. Di ba? Supremo na nagmamatapang na nakatakip ang muka. Sa susunod, kung magla-live ka, ipakita mo sa akin. Ay, pakita mo sa akin na nagmumura ka kung sino man yung gusto mong murahin na wala yung maskara mo. Ha? Ayoko magmura. No, ayoko magmura. So iparating ninyo itong aking video. Kung sino man yung mga nakakakilala dito kay ano, kay Epipanyo Labrador. No, iparating po ninyo itong video ko na ito. No? Ganito ang magsalita. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ilabas mo ang katotohanan, nakabungad ang mukha mo. Di ba? Kasi kung hindi mo ilalabas ang mukha mo, anong kredibilidad meron ka para paniwalaan ng mga tao? Eh samantalang yung sarili mong pagmumuka, hindi mo nga mailantad. Maglalantad ka pa ng katotohanan. Hello? Oh, hello, di ba? Yun na lang, instead na magmura ako, hello, di ba? Yun na lang, oh, di ba? Oh. Sa mga ano, ha, ito lang pakisuyo ko, i-share ninyo itong video na to hanggang sa makarating kay ano, Epipanyo Labrador. No, yun lang. Ah. So maraming salamat po sa inyong lahat at mamaya magkita-kita po tayo. Meron po ako ano dyan ha, sa ibabaw. No, sa ibabaw meron po akong link, no? Yung ating premiere mamaya, no, may, bali itong video na to nasa mga 28 minutes, no, yung ginawa ko po kahapon nung uminit ang ulo natin, lumabas tayo, sabi ko magjogging ako, eh mainit pag nagjogging, so pumunta na lang po ako sa isang mall, no, yung Mall of Emirates. Kuya, magbasa ka muna last part. Saan? Ah, okay. Mm-mm. So, meron po ako ano diyan, meron po tayong ano diyan ha. May jacket na si ano? ME. Wait lang po. Wait lang. Alam ko binigyan ko siya ng jacket kahapon. Sinanda mo ME no. Sinanda siguro ng ME yung jacket. Alam ko, pumasyal kahapon to, binigyan ko na ng jacket eh. Wait lang ha. Oo nga, no? Ay, baka iba yung nabigyan ko. No, sorry naman. Ayan, may jacket na ha. May jacket ka na, ME. Maraming salamat, ME. Sino pa yung walang jacket? Yun, lahat may kulay na. Pasensya naman ha, sorry naman. Kung ngayon ko lang nabasa yung tungkol sa jacket na ni ME, na sorry naman. Kasi ganit, parang hindi niyo naman ako kilala, di ba? Pag ako'y nagsalita, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy. So, pasensya na. Pero ayan, may jacket ko na ME, ha? And thank you ME for, ano, for, sa pagtitiwala sa aking channel, ha? Sa Barsha, lagpas, ano, oh yeah, actually, Barsha 10 Pagtawid,
Ano, yung Barca kasi ano eh, pagka papasok ka pa ng konti, di ba? Yun ang Barca. Yung Mall of Emirates, dun halos, no? Ayun. So, nagpunta ako ng Mall of Emirates kahapon. Tapos, tingnan nyo mga kaibigan, ano, yung video ko, no? Di ba, nag-usap tayo tungkol sa amoy nung live natin, di ba? Isa sa mga natalakay natin yung amoy nung mga ibang lahi, di ba? Nalaglag, Sir Al. Doon sa pinuntahan ko kahapon. Okay. Okay. So, napag-usapan natin yung mga amoy, di ba? Tapos yung mapa sa kilikili, di ba? So, nung habang ako nagbibideo, habang ako papunta ron, natatawa ko. Dahil naalala ko yung usapan natin. Pagkatapos, may part doon ng video na kung saan ay talagang... Pagka ikaw ay napunta sa ganung sitwasyon, pagtsatsagaan mo talaga. Panoorin nyo mga kaibigan, panoorin nyo. Pakishare nyo na rin yung ating premiere mamaya, ano. Ah, sa may Ski Dubai host. Ski Dubai sa ano ata yun eh. Oo, tama. Sa Mall of Emirates yung Ski. Yung Ski. No? Dahil sa Dubai Mall naman, yung malaking aquarium. Diba? Tama. Correct ka dyan. Aren't two cents, no? So yun, mamaya magkita tayo mamaya mga kaibigan. So premiere muna na mga 28 minutes, tapos after ng premiere, saka po tayo magla-live, no? At yung live natin mamaya, tulad kahapon, di ba? Yung mga gusto nga mag-relax, yung gusto makipaglokohan, no? Pasyal po kayo mamaya, no? So yun, maraming salamat po at meron po ba kayong mga tanong? Kung meron kayong mga tanong, mga kaibigan. Meron pa lang ganun. May biglang lumabas dito. Membership gifting. Meron pa lang ganun, no, mga kaibigan. Ngayon ko lang na ano to. Ewan ko kung ano napindot ko. Hindi ko alam kung ano napindot ko, mga kaibigan. Meron pa lang ganyan, ano. Ano ba? Ano yun? Ang hirap pa na, yun. Yung membership gifting, meron pa lang ganito. Okay. Hindi ko alam kung ano napindot ko eh. Baka mamaya mag-membership gifting ako sa sarili ko. Ayan, ako binasa ni Kuya Al, baka hanapin niya yan, may lulu. Asan ba yon? Oo, sa FB, buti sana gumagawa. Bakit, just me, usami ang sasagwa. Asan ba yon? Wait lang, hanapin ko yun. May Aichang. Di ba yung friend, yung trend ngayon, yung nasayaw sa harap ng camera na walang Andy? Grabe mga yun. Oh, trending yung ganun. Yung walang Andy na sumasayaw, walang underwear. Huh? Sila na lang ang mag-trending. Sila na lang ang mag-trending. Ano ako? Yun yung mga talagang adik na kay Meta, talagang na-scam na yung gusto ni Meta, no, na lahat gagawin para lang mapansin, lalo na sa FB, di ba, yung mga reel na ganyan, no. So, yung dami na nababaliw dyan. Ako, hininto ko na eh. Hininto ko na yung reel ko. Ngayon, kung mag-upload man ako sa reel, ano lang, parang normal lang na gusto mo lang mag-share na video, pero we are not after na doon sa, ano, yung kikitain sa reel, dahil talagang, ano, mai-scam ka muna. Mai-scam ka muna bago ka kumita ron, di ba? Tingnan mo ang ngiti, abot sa tenga. Ayun naman! Di ba? Buti nga, at least natuto akong ngumiti dati pagka sabi, may nagagal sa akin dati, no, mga kaibigan. Kuya, taga-Amerika. Kuya, oh, mag-aral ka namang ngumiti. Tapos sinabi ko, bakit hindi ba ako nakangiti? Nakasimangot ka pag nagla-live ka eh. Sabi ko, hindi, nakangiti na ako noon.
Masaya na ako nagla-live noon. Hindi, kuya, nakasimangot ka. Sabi niya, matuto kang ngumiti. So, yun. At least kahit papano, natutuhan kong ngumiti ngayon. Tapos sasabihin niyo na, no? Pagka nakangiti ako, sasabihin niya, abot tingan. No, tamo. Tingnan mo ngiti, abot sa tingin. Oh, yung ibang tao ba, yung iba tabo ang pantakip sa harapan niya, nila. Ah, mga baliw na. Oh, di ba? Ikaw, Lulo, kailan? Mauna ka, susunod ako. Oh, deal? Deal or no deal? Pag may nagano, pag may naghamon yan, pag may naghamon dyan sa akin, sasabihin ko, mauna ka. O gusto mo, sabay. Di ba? Band-aid, pantakip mo. Mali, atsado naman maliit yung band-aid. Ano yung tatakpan mo? Toothpick? Eto na naman tayo. Eto, mamaya na tayo magkulitan ng ganito. Mamaya na tayo magkulitan ng ganito. O nga na. Ano, tinan mo kasi pa nga, yung naligo ako na nakaano, nakahubo eh, di ba? Hindi nga kalimutan eh. Diba? Tapos sabi mo ngayon, maawa ka. Uy, makinis to, mga kaibigan, ha? Kahit saan parte, makinis to. Oh. Wag niyong, don't me. Don't just me. Ha? Mga kaibigan, don't just me. Dahil kahit saan makinis ito at maputi. Kita nyo na nga lang yung kilikili ko, di ba? Oh, sobrang puti. Walang kabala-balahibo. Di ba? At isa pa, kahit yung ano, yung yon, oh, wala rin buhok yung makinis din yun. Dahil pag inaahit ko yun, talaga namang ano, pagkatapos mong ahitin yun, nilalagyan ko pa ng ano, minamasahiya ko pa ng oil. Ito na naman po tayo, mga kaibigan, grabe. Mamaya pa yung ganitong biruan. Diligado to, baka mamaya, Jackie Chang, shout out! Yun, nabuhay si Jackie Chang. Huh? Anong bull plug? Asan yung bull plug? Makinis bagong grinder. Yeah? Makinis pa sa balat ng bull plug. Eh, grabe naman bull plug. Wala namang kikinis pa yung ano. Wala, may kinis pa doon sa bull plug, Jackie Chang. Wala namang. Di ba? Pero ano, wag niyo akong hamunin. Parang hindi niyo ako kilala pag hinahamon ako, ah. Di ba? Wag niyo pagbigyan yung kabilang parlor na mayroong mai-content kayo naman eh. Di ba? Oh, natawa ko kay Jackie Chang MLS. Oh, and mamaya, ano? Mamaya ka na mag-out, kuya. Jackie Chang MLS. Grabe kayo. Sinkinis ng balat ng bayag. Yung ano, pwede pa yan, no? Pwede pa yan, R2 cents, no? Yung bayag. Pero wag yung ano, ah. Wag yung dito. Kasi yung dito, ano yun eh. Diba, alam mo yung kulubot. Yung dito sa may ibabaw. Diba, yung kahit pa paano makinis. Ay, yung kamay mo. Nagmumustra ka na naman eh. Yung kamay mo. Wag kasi kayong ganyan, mga kaibigan. Huwag kasi kayong ganyan. Kasi sila nagahamon. Uy, Kuya Al, magulot dili ka. Kayo kasi eh, no? Oh. Ano ba yun? Patituloy yung kamay. Iwasan nyo kasi yung mga ganyan topic, mga kaibigan. Kasi ako, pagka ako'y nagkukwento, talaga all the way, pati yung kamay ko, nagmumustra. Sagwa-sagwa pa naman pag nagmumustra yung kamay ko. Kain tayo, M&M. Gugutom na ako. Alas 11:30, Dubai time. 11:28, Dubai time. It's
11, 12. Ang samit ako. Nalunok yung balat, yung pinakabalat ng MM. 11, 12, 1, 2, 3. Now, 3, 3, 4, 3, 3, 20 na sa ano? Sa Pilipina. O, dyan na si Mami B, oh. Nagising na naman. Ano ba yung content mo, host? Sabi na yun. Na delikado to pagka pati si Tita Twiller, Joanna Twiller, bigla rin magising. Lumabas tuloy si Mami B. Buti wala siya. Buti wala siya. Chupaeng at si Sir June. Hindi ba? Kayo na pag-ahalata kayo, ha? Napag-ahalata ako kayo. Mami B, hello from ME. O nga pala, ME, shout out nga pala, ha? Nakalimutan ko. Eto, share ko sa inyo. Sising sisi. Sising sisi si ano? Tita Joanna, hello, I love you. Pero alam niyo ba mga kaibigan, si Tita Joanna kahapon. Sabi niya, nung ano, pagkagaling ko ng MOE, o Mall of Emirates, na pagkagaling ko ng Mall of Emirates, ay naka-receive ako ng mga messages. Basa ako. Isa sa mga nabasa ko, eh itong si ano, yung kaya Tita Joanna. Sabi niya, na-miss ko yung LS mo, dami kulitan talaga. Yun. Kasi nasa ano raw siya, nasa city raw siya, nagpa-beauty ang tita mo, skate ng massage, manicure, and pedicure kasi. Tapos sabi niya, lakas tawa ko at na-miss ko yung kwentuhan nyo nila Mami B. Di ba? Namiss niya raw yung mga tawanan, yung kwentuhan kahapon. Kaya kayo, huwag niyo muna unahin yung mga pagpapabeauty. Bahala kayo, mamimiss niyo yung mga kulitan dito. Hoy, huwag niyo nang yan. Huwag niyo nang i-type yung pangalan ni Tita Joanna. Baka mamaya bigla magising din yun. Maghahalo na ang balat na tinalupan, mga kaibigan. Ha? 1 hour and 28 minutes and 31 seconds, no? Nandiyan na. Nandiyan na? Wala. Ay! Hello, Tita Jo. Tita Joanna, Tila, nandiyan ka na pala. Binabasa ko pa lang yung message mo kahapon sa akin na na-miss mo yung mga kulitan natin, eh. Nandiyan ka na pala. Hello, shout out, tita, shout out. Kamusta yung iyong pagpapabeauty? May pa-schedule ka pa ng spa, schedule ng massage, ha? Grabe. Hello, mga classmate, ayan, nandiyan na. Nandiyan na, di ba? Ay, wala, ang ano, wala tayong ano, may content ba tayo? Di ba, magpapaalam na ako? KGB 101, umayos ka dyan na while driving, ha? Sabi niya, Mami B. Okay? And, Aicha, Mami B, and Lulu, Priscilla, Sekir, Marital T, RN 2 cents, from KGB 101. And Aicha, my Lulu, grabe ka talaga, sabi niya Aicha. And Ma'am Joanna, MNSO, paktay si host, dumating pa si Ma'am Joanna, huli ka balat ng lato-lato ang content mo. lakas ng hasang mo kasi Al. Malakas na, mapula pa, no, Tita Joanna. Huwag ka muna magpaalam. Wala, ano? Sabi ni kay GB, huwag ka muna magpaalam, paketin mo na lang yung iba. Face blue, smiling. O, sinong gusto umakyat? O, press one. Taas ang kamay, nung gusto umakyat. Kuya, basahin mo yung ano.
sana yon. Ito ba yon? Aren't to sense, pwede bang ano, pwede pa bang chicharon yon, tapos yung gizzard matigas pa, yung hotdog na mga ang masarap balat pa ang natira. Ano? Pwede pa bang chicharon yon, tapos yung gizzard matigas pa, yung hotdog na nga ang masarap balat pa ang natira. Grabe ka naman. Yung ano, yung bayag, no, pwede naman, no, marami naman pwedeng gawin na ano ron, no. Pwede mo naman pakuluan ng gusto, yung bayag, di ba? Yung, ay, hindi pala bayag, gizzard pala, eh. Di ba, yung gizzard, yung ano yun, ha? Balon-balunan? Di ba, balon-balunan yung gizzard? Yan ba yun? Di ba, yung gizzard, balon-balunan yun? Pwede mo naman pakuluan ng gusto yun bago mo, ano, para lumambot yung gizzard. Pero chicharon? I don't think so. Chicharon na gizzard. Pwede ba yun? Try ko, ha? And yung hotdog na nga, ang masarap, balat pa ang natira. Uy! Alam ko yan, bakit may balat na natira. Pagka may balat na natira, alam na yan. Di ba, Aren't Two Cents? Pagka yung hotdog may balat na natira, alam nyo na yun. Parang pang ano, pambara, parang pambalot, di ba? Pambalot. Ano ba yung pambalot? Supot. Supot ata yun, kaya may natira na balat eh. Grabe kayo. Ay! Grabe naman kayo talaga, oo. May mga, ako wala akong kalam-alam sa mga ganyang bagay. Wala akong kalaman sa ganyan. Inosente ako. Inosente. Inosente ako. O, oh, di ba? Aren Two Cents, hi. I'm Elisa from Tita Giovanna Twiller. And my eye, ni-remind mo pa. Nilagpasan na nga. Di ba? Kayo kasi. Marital tea, MLSO. Ang gizzard kasi parang texture. Yan ng ano ng bayag yung balat. Oh, oo nga, 'di ba? Yung ano, yung pinakailalim ng gizzard, 'di ba? Yung guwit-guwit na ganoon. Yun na naman yung kamay mo, host, kamay mo. Ah, salita na lang, wag nang magmistra. Aguy, we, mamatay. Oo nga, inosente ako. Bakit ayaw niyo maniwala? Wala akong alam. Wala akong alam sa mga ganyang bagay, mga kaibigan. Inosente po ako. Muset with action pasiyos. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, di ba? Sabi ko sa inyo, pagka mag-comment kayo ng ganyan, sabihin niyo muna, host, pakitago mo yung kamay mo, tapos saka kayo mag-comment. Di ba? Kasi ang sagwa pagkanan yun, nagmumusta pa ako. Ah! 16 viewers in the house, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po. O, yung mga ano, yung mga magre-replay, ha? Magre-replay, no, ng aking video. Pagdating nyo po sa party na ito, although nadaanan nyo na rin yung iba, pagkatapos ng ating issue, no, kung halimbawa umabot kayo sa party na ito, hanggang dito na lang po. Huwag niyo nang tapusin. Di ba? Dahil yung mga kasunod nito, eh alam niyo na. Dapat pala, kanina ko pa binanggit ito, no? Yung mga kaibigan, no, ilaktawan niyo na yung shoutout, punta na kayo sa issue. Tapos pagkatapos ng issue, tapos na ron. Di ba? Tapos na ron. Doon na. Wait lang. Hello? Morning. Na ano? Bed space, meron tayong bed space pa. Partition sa taas, meron pa. Now? Give me 15 minutes.
Pwede yan. Sayawan nyo muna dyan. Ngayon, nasa live pa ako eh. Ah, sa live pa ako. Ako. Kunyari pa kayo, miss nyo lang ako eh. Ah, sige, sige, ako. Okay, okay. Ayan, paano yan mga kaibigan? Pasensya na po. Ah, meron tayong ano? Meron tayong may titingin ng bed space sa isang partition sa taas. So, what to do? No? What to do, mga kaibigan? Ah, so, maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, mamaya magkita po tayo. Ah. Meron po akong ano, 28 minutes before ng ating live kulitan mamaya, ay meron po akong premiere. So panoorin niyo po ha, panoorin niyo no yung ating ano yung ating premium mamaya. Ilang oras na naman no? Mga 3 oras lang at least makapagpahinga rin muna ako, di ba? Ayan, may call na naman. So yun mga kaibigan, nakita-kita po tayo mamaya no sa premiere, tapos tuloy-tuloy na natin hanggang kulitan no mamaya ha. Okay? So ingat po lagi. I love you all and thank you for ano, thank you for thank you po sa pag-standby, sa pagsama, at sa pag-ano, tampal po. Oy, ano yan? Sabi sa'yo eh. Yan, hinawak ko na ng maigi sa mic yung kamay ko mga kaibigan. Kasi yung ano yung tampal po, parang gusto kong imustra eh. Wag na. wag na. Mamaya na lang mga kaibigan. Mamaya na lang ulit, ha? Mamaya na lang po. Promise mamaya. Itutuloy natin yung ating kulitan, ha? Kasi nandiyan na raw po yun, na doon sa kwarto, nasa flat nila yung ano, yung taong titingin. So, ibig sabihin, nasa building na. No, baka maunahan pa tayo ng asungot mamaya, masisi na naman tayo na hindi natin inaasikaso. Di ba? Magagastusan na naman tayo ng pamasahe. Pagka uminit ang ulo ko, magagastusan na naman ako ng pamasahe, maggagala na naman ako. No? So, mga kaibigan, ha? At mamaya na lang po uli. Ha? Maraming salamat po uli. And I love you all. Bye-bye! Bye-bye! Ayoko man, pero kailangan, no? Tapal pe. Tita! Mamaya na! mamaya na po. Okay, bye-bye. Love you all. Ingat po lagi.